Yo, what's up guys? Welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breads. So, ang gawin natin ngayon, magta-tire rotation tayo para mas ma-extend natin yung shelf life ng ating gulong sakyan. On average, ginagawa ko every 5,000 kilometers yung palit ko ng gulong. Mas maganda, at least twice a year, nagro-rotate kayo ng tires or depende rin sa gaano ka layo na yung tinakbo ng sasakyan nyo. Bago tayo mag-rotate ng tires, dalawa kasing klase ng gulong natin. Okay? Meron tinatawag na directional tires or yung uniform, yung tread niya sa outer portion ng tires tsaka sa inner portion ng tires. So, ibig sabihin, pareho sila ng tread or symmetrical. Pareho sila ng itsura. Meron naman isa pa, non-directional tires or yung asymmetrical. Ibig sabihin yan, yung tread sa outer portion ng gulong is magkaiba dun sa inner portion ng tire. So, kumbaga, let's say ito, yung tread nito is going upward, pero yung inner portion ng tires niya is pababa, downward yung tread niya. Okay? So, hindi sila pareho or asymmetrical na tinatawag natin. So, ano bang difference ng directional tires sa non-directional tires in terms of pag magro-rotate tayo ng tires? So, ganito yan. Pagka directional tires, usually makikita nyo yan dito, nakasulat. Meron nakalagay dyan na rotation. Tapos, meron dyan parang arrow pointed kung saan man yung kung saan siya nakaturo. Okay? Let's say, kunyari, ang rotation nito is to the left. May nakasulat na arrow dyan and then nakalagay rotate or rotation. Ibig sabihin nun, ganun lang yung style ng ikot niya. Hindi siya pwede magbaliktad. Ganun ang orientation nung pag-rotate niya dapat ng gulong. Okay? Dapat, itong side na to, let's say, ipapalit nyo to, dapat, sa isang side lang or sa left side lang. Okay? Kasi pag nilipat natin to sa kabilang side, magbabaliktad yung ikot nito. So, pag directional tires ang gulong nyo, dapat itong side na to, yung sa likod, yung sa rear na tires, dapat same din siya o dito nyo lang din ipapalit sa harapan. Tapos itong front tires, dito nyo ililipat. So, isang side lang siya. However, pag sa non-directional tires, kagaya nito, yung sa case ng gulong natin or yung sa gulong ko, walang nakalagay na any arrow or indication ng tire ng rotation na nakalagay. So kanina ko pa chinek to, wala talagang arrow, and then at the same time, chinek ko din yung tread pattern niya, so talagang magkaiba dun sa kabilang side. So meaning non-directional tires. So, pwede natin i-interchange to sa from the left side sa kabilang side, sa right side ng part ng sasakyan natin. So, interchangeable, kumbaga, yung pwede natin paggawin dito. Okay? So, magiging pattern natin dyan, guys, ganito. Pag mag-rotate tayo ng gulong. So, magiging pattern natin, left rear tires, going sa front right side, rear right side papunta dun sa left front side, and then itong right front side papunta dito sa right rear side, and then yung left front side papunta dito sa left rear side. Okay? So, ang mag-i-interchange lang guys, yung coming from the rear wheels, so parang i-cross pattern natin sila. So, cross pattern natin. And then, yung dalawang gulong sa harapan, diretso lang na ililikod natin. Okay? So, itong front tires papunta rito, tsaka yung kabila papunta rin sa right rear side. So, ganun lang siya. So, pagiging ganun ang pattern natin since non-directional tires ang gulong natin.
So yan guys, bago tayo mag-rotate ng gulong, nilagyan ko siya ng indicators. So ito ibig sabihin nito RR, rear right, ibig sabihin itong gulong papunta ron sa likod. Okay? Tapos itong likod naman na right side, LF or left front, so papunta siya doon sa driver side. Then same thing din sa kabila, ganun din. Right front, big sabihin tong left rear papunta dun sa right passenger. Tsaka yun, yan, driver side papunta sa rear left passenger side. So yun ang magiging pattern natin. Okay, tapos ilabasan natin yung spare para lang meron tayong tungtungan kapag ibababa na natin yung dalawang jack. So meron akong dalawang jack eh. So unahin natin tong side na to. Spare tire, kapit muna natin dito. So ito guys, left front, naging yun sa kapitang spare tire. Ito yung sinasabi ko guys, na tread pattern niya. Ayan, kung mapapansin nyo sa top view, pagka-directional tires, ang itsura niyan, dapat itong pattern na to, itong side na to, pareho dapat dito, sa side na to, o yung sa outer side, ito yung inner eh. Pansin nyo magkaiba, pababa ito, papataas. Ito yung non-directional tires. Kaya pwede itong i-criss-cross na rotation. Yung directional tires, symmetrical tong design sa kabila. So kung ito pababa, dapat itong side na to pababa. Kaya hindi pag-directional, hindi pwedeng magbaliktad yung rotation nila. So kung saan nyo siya nilipat, dun sa same side din dapat sila. Okay? Then guys, left front, okay? So tapos na tayo sa 3, 3, ito na lang, right front side, ito na lang ang ating kapalitan.
So yan guys, tapos na tayo mag-rotate ng gulong. So double check nyo lang. Tapos? So, mache-check nyo yan according to sa sinulat nyo. So right. Right front. Tama. Right rear. Left rear. Left front. Okay. So, ganun lang guys, mag-rotate ng tires. So, make sure double check nyo yung work before nyo paanda rin. And para matesting nyo kung pantay pa rin yung tread, test drive nyo. Yun lang yun. Okay, pero so mag-rotate kayo ng tires, ganun lang yung sikreto dyan. Okay? Maganda from time to time, at least every 5,000 kilometers, ma-rotate natin yung gulong para umaba yung tread life o yung shelf life ng gulong. Thank you guys sa panonood and see you sa next video ko. Salamat! Thank you.